Makasaysayang araw po! It's Xiao Time! Ang Pilipinas na marahil ang may pinakamahabang Pasko sa buong mundo at napakaraming tradisyon ang nakapaloob sa pagdiriwang na ito ng maraming Kristiyano sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ang mga ito ay kinikwento at ipinapaliwanag sa isang DVD dokumentaryo ng Jesuit Communications, Ang Pinakamahabang Pasko, Ang Kwento ng Paskong Pilipino. Ayon kay Luis Antonio Cardinal Tagle, ang arsobispo ng Maynila, kung tutusin kasi, talagang sa kalendaryo ng simbahan, dapat mahaba ang Pasko. Kaya nga ang tawag sa kalendar ng simbahan, hindi lang Christmas Day, Christmas season. Dito sa Pilipinas, yung Advent season, parang napapasama na sa Christmas. Pagdating ng September, nagbibilang na tayo eh. Nagbibilang na. Nagsisimula na ang preparation, which is actually a celebration. Isang indikasyon ng papalapit ng Pasko, maliban sa pagkarinig natin sa mga malls ng awiting Christmas in Our Hearts ni Jose Marichan, ay ang pagkakaroon ng Christmas tree at Christmas lights, tradisyon na dala sa atin ng mga Amerikano. Mas nauna sa mga dekorasyon na ito ang parol. Sinasabing galing raw ito sa piñata ng Mexico. Sabi naman ng iba ay galing naman sa Chinese lanterns. Pero ayon sa historiador na si Father Rene Javeliana, SJ, lahat ng materialis naman ay materialis na mahahanap po sa ating kapaligiran. Halimbawa, kawayan, diba? Tapos yung papel de Japon, yung pinandidikit nun, gaw-gaw. So malamang yan, Filipino adaptation. Kung nagsimula man siya sa pinyata ng Mexico o nagsimula naman siya sa Chinese lanterns, yung hugis niya at saka yung gamit niya is, I think, uniquely Filipino invention or adaptation. Inilarawan sa La Solidaridad ang pagdiriwang ng Pasko gamit ang mga parol noon ng bayaning si Antonio Luna. Ang mga parol na yari sa makukulay na papel ang makikita sa umpisa ng parada. Nakasulat sa parol ang mga katagang Viva el Niño Jesús at Esta Noche es Noche Buena. Isang lalaking nakayapak ang nagdadala ng parol. May mga batang sumusunod sa kanya. Panay ang sigaw nila ng, "Aba, nandyan na ang banda!" Sa likod ng mga bata, nandoon ang mga dalaga, mga binata, mga ama at ina. At sa dulo ng mga nagpaparada, may orkestrang tumutugtog ng polka. Isa pang dekorasyon ay ang Belen. Sinimulan ito ni San Francisco de Asis, hindi gamit ang mga figurine o rebulto, kundi mga totoong tao na isinasadula ang kapanganakan ni Jesus. Muli, ayon kay Father Javeliana. Simula noon, na naging kaugalian na sa Europa, na, kasi napakapopular na santo ni Francis of Assisi, at pinagtaguyod na rin ng mga Franciscans yung gano'ng klaseng kaugalian. Kaya nagkaroon ng kaugalian maglagay ng bilyan. Una sa simbahan, hindi sa bahay, sa simbahan. Tapos at saka yun kumalat na sa mga bahay, no? So mula sa Italy pumunta sa Espanya pumunta sa Mexico na pumunta sa atin. Hindi makakalimutan na ang mayamang pagdiriwang ng Pasko ay pamana ng Espanya na namuno sa atin mula sa Mexico. Ngunit ginawa nating Pilipino. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Xiao Time.